morning. Happy last Sunday of the month. By Tuesday, I think, September na, lalabas na si Jose Marie Chan. And I hope you're having a great Sunday. Malapit na ang Pasko. Imagine yun, no? Inabot tayo ng Pasko sa COVID-19. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. And for this morning, we'll talk about new beginnings. The new journey has just begun. So, speaking of Pasko, alam naman natin pagkatapos ng Pasko, mayroong bagong taon. So, kadalasan sa bagong taon, meron tayong mga New Year's resolution, di ba po ba? Tsaka kadalasan gusto natin ng new beginning, new life, new hope. So, naisip ko rin, yung Pasko, ay yung bagong taon, kumbaga, generally, sa buong mundo, except siguro, yung mga Chinese, meron sila rin Chinese New Year, at yung mga pang mga lahi, kung may pa silang New Year. Pero sa buong mundo, sineselebrate yung bagong taon, yung New Year, January 1. Pero narealize ko, sa bawat isang tao, merong kanya-kanyang New Year. Kasi every year na magbe-birthday ka, it's a new year for you, right? So, umaga na ito, may tatlong life lessons tayo na pwedeng matutunan about new beginnings. Una, God is the giver of hope. He can turn nothing to something. Nobody to somebody, old man to a father of nations like Abraham. No, it is also applicable to you. Life lesson number two, He can change any worst sinner. No, we can name. Convert the evil heart to a pure heart and turn a liar to a noble and dignified person. Wow. And number three, pride to humility. No? Yung mayabang tungo sa pagiging mapagkumbaba. Yan ang ating life lessons, three life lessons na pwede natin matutunan sa umaga na to. Ang tanong sa umaga na to, no? Tatanungin ko kayo, what's in a name? What is the meaning of your name? Natanong mo na ba, ano bang meaning ng iyong pangalan? Ano ba ang patungkol sa pangalan? Di ba po? Alam niyo, ang pangalan, minsan, base sa tukso or palayaw, no? Sa kultura natin mga Pinoy, kadalasan, mas tinatawag tayo doon sa palayaw natin or nickname. Or minsan yung tukso sa atin, kagaya na, Hika, Tintoy, Negro, Dabiana, Duling, Komang, Sakang, Panot, Bungal, Potete, Buaya, Lagalag, Sexy, Tanda, at Pogi. Kumbaga, meron positibo, meron negatibo. Kadalasan nga, negatibo yung tukso sa atin. Kaya nga tukso. Iba naman, based on birthdays. No? Halimbawa, ang birthday mo, December 25, pangalan mo, Jesusa, Jesse, or Jesus. Or halimbawa, ang birthday mo, Piesta ng Lourdes, February 11, kaya pangalan mo, Maria Lourdes. Parang ganun. O kaya, based on lovers. No? Halimbawa, pangalan ng tatay mo, Jaime, ang nanay mo, Carmelita. So, pangalan mo, JC. Parang ganun. O pangalan ng tatay mo, Vimel. Pangalan ng nanay mo, Lourdes, kaya naging Viel. O kaya pangalan ng tatay mo, Ray, o pangalan ng nanay mo, Sheila, kaya ka naging Rachel. So minsan, based din ito sa pangalan ng magulang. Nagiging pangalan mo, kadalasan, pang nanay mo, Erica, ikaw si Eric. Ang tatay mo, si Vicente, ikaw si Vincent. Parang ganun, ano? O kaya, based on biblical characters, kagaya ng Joseph, Joe, John, Peter. So, iba naman, ang pangalan nila, Americanized. So, halimbawa, Batumbakal, di ba? Stone Steel. Balumbato. Rockwell. Parang ganun. Well, Domingo, nagiging Sunday. Rodrigo, nagiging Eric. Danilo, nagiging Danny. Or Ronilo, nagiging Nilo. Bartolome, Bart, Anita, Nitz. So, kumbaga, nagiging Americanized ang pangalan. Ang pangalan ko po, ang totoong pangalan ay Jeffrey. Ayon sa aking ina, tinanong ko bakit Jeffrey ang pangalan ko. Kinuha niya daw yun doon sa kanyang gustong artista nung araw na si Jeffrey Hunter. No, mas kilala siya doon sa pagganap niya noong 1970s sa mga pelikulang Jesus movie.
Yung anak ko naman, ang pangalan ay Cled Mernel. So, bakit Cled Mernel? Yung QLEHT, it's an acronym actually. It means Quest for My Lord Emmanuel's Honorable Death. Yung Mernel ay pinagsaman dalawang pangalan. Yung pangalan ng wife ko, Minerva, at yung Nel, pangalan ng nanay ko, Nelia. Yung isa kong anak, yung pangalawang anak, ang pangalan niya ay Job. Just plain J-O-B. No, from, syempre, the book of Job. No, kasi yun yung binabasa ko na libro nung araw na yun, nung pinanganak yung anak ko. At saka, wala akong nakita na kasintindi ng pasensya, pangunawa, at saka pagmamahal sa Diyos ni Job. Yung pangatlo kong anak, ang pangalan naman niya, Briel. Ang ibig sabihin is, God is my strength. No, or God's hero from Hebrew na Gever at ang ibig sabihin ay strong man or at saka pinagsamang L or EL, God. Pag ang pangalan kasi may EL sa dulo, Nathaniel, Daniel, ang ibig sabihin ng EL sa dulo sa Hebrew ay of God. Parang ganun. So, God is my strength na napili ko kasi during those times naman na pinapanganak yung anak ko na yun, we were undergoing so many problems in terms of our yung pag-stay namin sa US. And nagkakaroon kami ng problema in a sense na yung sa security ng trabaho, yung sa immigration problem and everything. And God showed us na He is our strength and He was able to pull us out doon sa situation na yan. Alam niyo, kung tanong, no? Ang tanong, given a chance, will you change your name? Kung ikaw ang tatanungin, gusto bang palitan yung pangalan mo? Ako, ang pangalan ko Jeffrey, pero mas kadalasan tinatawag ako na Jeff. Hindi ko, pag may tumawag sa akin na Jeffrey sa kalsada, ibig sabihin classmate ko yun. Dahil yun yung, alam mo yun, yung pangalan mo sa school. Pero usually, pag pangalan ko, pagkakilala ko ang tawag sa akin, Jeff. Or sa simbahan, PJ, or sa iba kong barkada, eh, just plain Jeff. In Genesis 17:5, balikan natin yung story ni Abraham. Sabi dito, in verse 5, no longer will you be called Abram. Your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. Naalala ko lang, last Wednesday, I talked about si Abram at si Sarai, yung kanilang adventure and faith, yung pagbenta ni Abram sa asawa niya. Buti hindi siya pinatulfo. Anyway, ang pangalan niya noon, Abram. It means exalted father. Ginawa ng Diyos, ginawa niya Abraham. It means father of many. E paano nangyari yun? Hindi naman, wala naman siyang anak. Di ba? Alam niyo, ang pagpapangalan sa tao, kailangan very careful tayo. Dapat pinag-iisipan natin, pinapanalangin natin mabuti. Kasi, dala-dala niya yan eh, sa buong buhay niya, yung pangalan niya. At yung meaning ng pangalan niya, malaking factor how he or she views life nas pamagitan dala-dala niyang pangalan. Tingnan natin yung life lesson number one na pwede natin matutunan. Una, God is the giver of hope. Now He can turn nothing into something, nobody to somebody, kaya ni Abraham, an old man to a father of nations. Hindi lang to applicable kay Abraham na naging Abraham, applicable din sa ito. It is also applicable to you. Applicable sa akin, applicable sa ating lahat. Ano ibig sabihin? Sabi sa Philippians 2:13, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Alam niyo, yung pangalan na Jacob, ang ibig sabihin ay heel or leg puller. In other words, pwede rin siyang ang ibig sabihin or liar. No? Kaya
tungkol sa ang pangalan ay Jacob. Pag nag-US citizen kayo, magpalit kayo ng pangalan. Biro lang po. At ibig sabihin ito, no? In Hebrew, the name Israel means may God prevail. He struggles with God. Alam naman natin yan. No? God perseveres, contends. No? In the Bible, when Jacob was in his 90s, as a token of blessing, God changed his name to Israel. Okay. Ano ba nangyari? Si Jacob, alam naman natin, leg puller. Nasa sinapupunan pa lang sila na nanay nila. Hinihila niya na si Esau. Kasi gusto niya mauna siya lumabas para makuha niya yung, ano, yung, tag nito, yung birthright, no? Baby pa lang. Nandun na siya, leg puller na siya. Liar din siya kasi madami siyang pagsisinungaling na ginawa. Kagaya nung para makuha niya yung birthright ng kuya niya, eh, dinaya niya yung tatay niya. Na, umbaga, dinaya niya yung kuya niya. No, sa salitang Hebrew, ang ibig sabihin naman ng Israel, may God prevail. No? Alam natin, si Jacob, nakipag-struggle kay God. Ang Lord nag-persevere at nakipag-content. Dito, no, sa nakitang pagbabago sa puso ni Jacob, sa nakitang pagbabago sa puso ni Abraham, pinalitan ng Lord yung pangalan nila. Kasi it signifies new beginnings, new life. Nung 90 anyos na si Jacob, as a token of blessing, pinalitan ng Lord ang pangalan niya. Sabi niya, hindi ka na si Jacob the liar. Ikaw na si Israel. Ang ibig sabihin, God prevails in your life. Ikaw, sabi natin dito, God is the giver of hope. He can turn nothing to something. Bale, wala naman ako. Hindi naman ako malaga sa mundo eh. Wala naman nagpapahalaga sa akin eh. Mali ka dyan. Nagpapahalaga ang Diyos sa'yo. Pwede tayong nobody to somebody. Sabi nga ni Pacquiao, I'm just nobody. I became somebody because of God. No? Si Abraham, naging Abraham, yung asawa niya, hindi magkaanak, pero he became father of nations. Tandaan nyo, applicable lahat ito sa atin. Balikan natin si Jacob. Sabi dito, no? God said to him, Genesis 35:10, your name is Jacob, but you will no longer be called Jacob. Your name will be Israel. So he named him Israel. Alam naman natin, Jacob means he grasped the heel of Esau. A Hebrew idiom for he deceives. Ibig sabihin, sinungaling. Israel naman, ang ibig sabihin, he struggles with God. And God prevails in his life. Life lesson number two. Alam nyo, kung natuto tayo na pwedeng baguhin ng Diyos yung mga tao, pwede niyang i-bless. No? Ang key factor lang is mag-repent at bumalik sa Kanya, pwede mangyari sa atin din yun. Sa life lesson number two, He can change any worst sinner we can name. Wow, what a challenge. No? He can convert the evil heart. No? From an evil heart, pwede niyang itong i-turn to a pure heart. No? He can turn a liar to a noble and dignified person. Imagine mo, di ba? Liar, Jacob. Ang ginawa siyang Israel, hanggang ngayon, yung bansang Israel, Israel pa rin yung pangalan. Hindi nagpapalit. Okay? Panahon pa ni Jacob, okay, Israel lang sila. Ngayon, Israel pa rin sila. Yung pangalan nila, Israel pa rin. Sinubukan silang ubusin ng mga Nazis, Israel pa rin sila ngayon. Ngayon, Israel is a dignified forefather of the Jewish people. No, he can change any worst sinner na pwede mong manggitin. No, kasi akala natin mga biblical heroes, wow, di ba? Biblical hero yan. Pero sa totoo lang, eh, bago sila naging biblical heroes, madami rin may sablay. Actually, kadalasan, halos lahat sila may sablay.
No? Ang maganda sa Panginoon, pwede niyang baguhin yung evil heart. Pwede niyang gawing pure heart. Di ba? Si Abraham, evil yung heart niya kasi binenta niya yung wife niya. Si ganun din si Isaac, binenta niya rin yung wife niya. Di ba? Ganun din. Si yung anak din nila, si Jacob, ano rin eh, evil din kasi niloko niya yung tatay niya at niloko niya yung kapatid niya. Pero ginawa ng Panginoon na pure heart. Pwede niyang gawin yan sa'yo. Magtiwala lang tayo. Pwedeng gawin. In Galatians 5:1, sabi doon, "It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, maging matatag ka. Then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery." Ang ibig sabihin, si Abraham, si Jacob, pinalaya sila ng Panginoon. Tandaan natin, kapag pinalaya ka, you need to stand firm. Okay? Do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Hindi ka na slave. Dapat taas noo ka dahil pinatawad ka na ng Diyos. At mula sa pagpapatawad na yan, susunod naman ang pagbuhos ng pagpapala. Tingnan natin yung story ni Saul. No? Si Saul, ano ba nangyari kay Saul, kay King Saul? Alam nyo, Saul was also the name of the first human king of Israel. So, dalawa kasi yung kilalang Saul sa Bible, sa Tagalog, Saul. Di ba? So, God was the first king. Matandaan natin, nangunit lang yung bansang Israel. Gusto daw nila ng king na inggit sa ibang nations. Pero tandaan natin, kahit pa mag-aas ng king, may king ka na, ang Diyos. No? No, Saul was very tall. Very tall. And he also became a very bad king. So anong basihan ng Israel sa pagpili ng hari? No? Yung gwapo, yung matangkad, hanap sila ata ng artista. Buti na lang, di pa ako buhay na. Baka naging hari ako. Biro lang. No, he was a bad king. He started well, but he became bad. King Saul was a good king when he was small in his own eyes. No, in example, when he was a humble person, when he became a proud person, he became a wicked king. Tatagpuan natin yung kwento na yun sa 1 Samuel 8, 7, sa 9 at saka sa 15, sa mga chapters na yun. In contrast naman, okay, si King Saul yung pinalitan ni King David. In contrast naman, itong si Paul, na ang pangalan niya ay dating Saul, no? Paul means little or small. Okay? Perhaps Paul himself instigated the shift from being referred to as Saul to being referred to as Paul because once he had been a bad person like King Saul. He was proud, mayabang, no? Like King Saul. But now, he was a Christian trying to be humble. Perhaps he saw Paul now as the more fitting for his name. Ibig sabihin ng Pablo or Paul ay maliit. Okay? Kumbaga, nakita niya na yung sarili niya na kumbaga, mas babagay sa kanya itong pangalan na to kasi, you know, maliit siya kumpara sa malaking Diyos. At yung kanyang pagiging prideful, yung kanyang pagiging mayabang, ginawa siyang humble ng Panginoon at kinamit siya ng husto talaga sa mga Gentiles. Kaya nga, Christians tayo, dahil yung kay Paul, nag-reach out siya sa mga katulad natin. Life lesson number 3. From pride to humility. Okay? From mayabang tungo sa pagiging mapagkumbaba. Kagaya ni Paul. Right? Ano nangyari? Kagaya ni Peter actually. Si Peter din, mayabang din yun. Naging mapagkumbaba. In Ephesians 2:10, "For we are his workmanship, created in Christ Jesus, unto good works which God had before ordained that we should walk in them." Tayo ay ginawa ng Diyos obra maestra. Ibig sabihin, masterpiece. Siya mismo, okay, ang gumawa sa atin. Okay? Inordain tayo, no, to walk in righteousness. Yan yung purpose talaga ng Panginoon. Eh. Alam nyo,
Nabanggit ko kanina, no, since magsi-September na, ayan na yung Pasko, tapos bagong taon, holiday season na naman. Pero kadalasan, sineselebrate natin yung bagong taon. Pero tandaan nyo, meron talagang tunay na bagong taon sa iyo personally. Yan yung birthday mo. Kung birthday mo ay February 29. So, every 4 years yung birthday mo at every 4 years din yung bagong taon. Biro lang. Diba, birthday mo is March 10, ang birthday mo October 23, May 13, April 11, September 6. Limbawa yung birthday mo, kung ano yung birthday mo, yun yung New Year mo. Yun yung bagong taon sa'yo. If there is something new, no, expect new hope and new beginnings. Okay? Ay dapat pag birthday natin, hindi lamang sa bagong taon, hindi lang sa January 1, kundi pati sa mga birthday natin. Binabati natin yung sarili natin na hindi lang happy birthday, kundi happy new year din para sa atin. Right? Kasi we can expect new hope, new beginnings, and new life. Kasi may panibago ka na naman taon. Alright? So blessing yun. Tanong ko sa inyo, what is your 2021 New Year's resolution? No. Habang sinasagot mo yan, palalahanan lang din kita. Kung kailan ang birthday mo, i-apply mo rin yung New Year's resolution mo sa 2021. Kasi parehas lang yan. It gives you new hope, new beginnings, and new life. So ano? Ano ang yung resolution or New Year's resolution sa 2021? Layo pa, pero tinatanong ko na. Anyway, diet ba? Exercise? Tanggalin yung paninigarilyo, pag-inom, pag-upuyat, pag-clubbing, o whatever, pag-susugal, papalitan mo yung bad attitude mo, hindi ka na madamot, hindi ka na magsinungaling, hindi ka na mandadaya, o hindi ka na malilate sa opisina, o sa mga pastor, okay, yung resolution ko, magiging shorter na yung preaching ko, biro lang. So, ano yung New Year's resolution mo? Ang New Year ay sikat na sikat sa New Year's resolution. So, dapat gawin mo rin yan na birthday resolution mo. Tuwing birthday mo. Alam nyo, a resolution is a declaration of self-improvement. At sikat na sikat yan every New Year. Alam nyo, you don't need a resolution. Sa totoo lang. No? Okay lang din may resolution. Wala namang masama doon. Pero ang mas kailangan mo, God has the perfect solution. Ano yun? Repentance. Repentance is more important than resolution. Walang masama magkaroon ng New Year's resolution or birthday resolution. Pero mas importante yung repentance. Repentance is a declaration, no, of surrender. Yan yung ginawa ni Abraham. Yan yung ginawa ni Paul. Yan yung ginawa ni Jacob. Yan yung ginawa ni Peter. Yan yung ginawa ni David. They surrendered to God. Ibig sabihin ng surrender is to seek ye first. No? Seek ye first in a sense na unahin mo ang Panginoon. Halimbawa, sa isang simbahan, bawa sa New Year, pwede magkaroon ng isang linggong prayer and fasting. Kasi as the New Year start, pupunahin natin yung Panginoon. No? So, halimbawa, dati, kumbaga, gagawa ka ng plano mo. Ito yung gusto mong mangyari, ililista mo, gagawin mo. Pero this time, bago mo ilista yung gusto mo mangyari, isang kunin mo muna sa Diyos. Tanungin mo siya. At saka, alamin mo kung nag-a-approve ba siya doon sa gusto mong gawin. Pag sinabi niya na, ayaw ko niyan, ito ang gusto kong pagkawa sa'yo. Huwag sumamalob mo, kumuha ka ng pambura, burahin mo. Tapos, sumulat ka ulit. Isulat mo kung ano yung talagang gusto ng Diyos. Kasi sayang eh. Papalik at papalik ka rin doon sa gusto ng Diyos. So para makatipid ka sa oras, makinig ka na lang. At makakatulong sa'yo yung prayer and fasting. Alright? So,
Anong ibig sabihin? Okay? Ng seeky first. You pray, you worship God, you sing song, praise and worship. Mag-repent ka sa Panginoon, sabihin mo lahat ng kasalanan mo sa Kanya, humingi ka ng tawad, magsisi ka. Pasalamatan mo siya sa lahat ng mga natanggap mo at tatanggapin mo pa. Mag-ask ka ng direction. Lord, ano bang direction mo sa pamilya ko, sa trabaho ko, sa career ko, sa ministry ko? And then, humingi ka ng mga prayer request sa Panginoon na, Lord, ito sana yung gusto ko, tulungan mo ko. Lord, sana pagalingin mo to. Lord, sana may gusto kong bilhin, tulungan mo ko. Lord, yung negosyo ko, palaguin mo. Anything na makakabuti sa'yo, papayag ang Diyos dyan. And then, you cleanse your body and soul. Ang resulta nito, makiklense ang katawan mo at ang iyong kaluluwa. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Bago ka na. Wala nang condemnation in Christ Jesus. So, ibig sabihin, as you seek Him first, as you repent, mas effective mo magagampanan yung mga resolution mo. So, the key for New Year's resolution or birthday resolutions ay repentance. Humingi ka ng tawad. Pagkahingi mo ng tawad, accept Him as your personal Lord and Savior. That's how you begin a new life with God. That's how you have new hope with God. That's how you have a new beginning, no? Bagong pag-asa, bagong pananaw, bagong perspektibo. At hayaan mo yung journey mo. Mag-start ngayon na. Huwag kang mahiya. Samahan mo ko. No? As you have a new hope, a new year, hindi lang sa January 1, pati sa birthday mo, at a new name. May bago kang pangalan. I-rename ka ng Diyos. Pero kailangan mo, ang key factor is to repent. Anya-anyaan kita na manalangin tayo as we repent and ask for forgiveness sa Panginoon. Panginoon, Heavenly Father, Diyos naming Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa inyo. We thank you, Lord God, sa pagiging mabuti at papagmahal, for being a good God, for being a loving God, for being a merciful God. Lord, we want a new life. We want new hope. We want new beginnings. Panginoon, gusto namin ang bagong buhay. Gusto namin ng bagong pagsisimula. Gusto namin ng bagong pag-asa, Panginoon. Lord, we repent, Lord God, sa inyo, Panginoon, lahat ng sins namin, lahat ng makasalanan namin na isip, na sabi at nagawa. We're asking for forgiveness. We accept you as our personal Lord and Savior, our Lord Jesus Christ. We believe, Lord, that you love us, you died for us, you rose from the dead, and you will come back again, Lord God, for us. Thank you, Lord God, for a beautiful life ahead of us, a great journey ahead of us, starting today. Reveal yourself to us, Lord God. We love you. In Jesus' name, amen and amen. Hindi pa po huli ang lahat. Pwede tayong lagi magsimula. Kung kailan natin gusto, mas maganda eh. Let the journey begin ngayon para towards sa ating new hope, sa ating new year, sa ating bagong birthday or bagong taon, kung ano yung mauna. Pwede mauna yung bagong taon sa January, pwede mauna yung birthday mo, maaaring bukas or next week. At pipigyan ka ng pangalan, bagong pangalan ng Panginoon na tawag niya sa'yo. Babaguhin niya, lilinisin ka niya. Sabi nga sa Isaiah 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name, ito po, no, yung Panginoon mismo, ito yung mga pangalan niya, shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Kaya ikaw,
Get ready. Mapag-uwi ng Diyos ang pangalan mo. Dahil pinatawad ka na niya. Si Abraham, naging Abraham. Si Jacob, naging Israel. Si Saul, naging Paul. Ikaw rin. Mapag-uwi niya. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you. Maligayang araw ng Linggo po sa inyo lahat. We'll see you on Wednesday. And announcement po sa aming lahat ng member ng pastoral staff at saka po ng board. Meron po tayong meeting September 6, 6 p.m. po. Details will be forwarded po sa mga emails sa inyo. Marami po salamat. God bless you. See ya. Bye.